Natukoy na ang pagkakakilanlan ng dalawang bangkay na chinap-chap at itinapon sa kalsada sa Naic, Cavite nitong Sabado. Pero blanco pa rin ang otoridad kung sinong nasa likod ng krimen at ang posibleng motibo rito. Makibalita tayo kay Emil Sumangil. Malubha na ang pagkamanas ng bangkay ng lalaking ito nang madaanan ng mga motorista sa kalsadang sakop ng Ciudad Nuevo Subdivision, Barangay Sabang, Naic, Cavite nitong Sabado. Bukod dyan, may isa pang katawan ng lalaki na pinutol laman sa tatlo. Palaisipan pa rin sa pulisya kung sino ang pumatay sa kanila. Wala pa halos nakatira at wala pa rin mga CCTV camera at kung inyo pong makikita, wala pa rin masyadong nagdara ang mga motorista dito sa crime scene. Kaya't ayon sa pulisya, mukhang napaka-imposible na kanilang agad matukoy kung sino ang nasa likod ng krimeng ito. Nakilala na ang dalawang biktima. Sa 49 anyos na si Herman Ray Sr. ang chinap-chap na katawan, habang sa 27 anyos na si Myron Hill Duwala naman ang namanas na bangkay. Base sa investigasyon, pareho silang taga-Naic at nakitang magkasama bago nawala nitong Miyerkules. Lagi nakikita magkasama sa isang motor, laging magkaangkas. Angkas niya to si Enrique Gunce. Opo. Laging angkas to. At ang nagmamaneho ng motor, ito yung isa na kasama niya. Wala naman sila sa drug watch list pero si Ray wanted sa kasong robbery. No comment ang pamilya ni Ray nang kami magtungo sa burol ng biktima. Ang ina ni Duwala naman naniniwalang nadamay lang ang anak sa krimen. Ano po masasabi niyo? Ito po lagi, telepono niya sa reaksyon ko bilang isang inasin. Napakasakit talaga ako. Natamarasabi ko lang ako. Pagdating ko ng takdang panahon tayong lahat ay huhukuman ng ama. Dahil naniniwalang itinapon lang ang mga biktima kung saan sila nakita, naghahagilap ang pulisya ng mga posibleng saksi sa pagtapon. Emil Sumangil, GMA News.